So ayun, magandang araw mga kagawapo. So nandito na naman tayo sa channel ko, Dghostman TV. And sa araw na to, sa video na to, papakita ko sa inyo yung nabili kong Murang motorcycle side mirror sa Shopee. Dumating na siya kanina, mga lunchtime lang. And datesting ko na rin siya actually. So review yung gagawin natin. Unahan ko na kayo, no? So napakamura lang nung nabili kong side mirror na to. As in, napaka-cheap ng presyo. So tinesting ko lang kung yung quality ba ng mabibili natin sa murang halaga sa mga online shop pagdating sa motorcycle parts or accessories is worth it ba? Or advisable ba talagang gamitin sa mga motorcycle natin? So tara, hindi natin. So ito na mga gawa po, papakita ko na sa inyo yung side mirror na nabili ko. No? Pero bago ang lahat, some of you siguro might be wondering why I'm wearing my gloves. Mula pa lang ng video hanggang ngayon suot ko na. So dahil yan guys, sa kadahilanan na hindi maganda yung amoy ng mismong side mirror, yung item, hindi maganda yung amoy niya, hindi ko gusto. Malakas yung chemical smell. Hindi ko alam if may lead content siya or wala, kasi wala naman na contester dito. So better be safe, di ba? Kaya I decided to put my gloves on para kahit paano safety tayo sa kung ano pa mang content niyan, kasi hindi ko talaga gusto yung amoy niya. Actually yung amoy na to, usually maaamoy mo siya sa mga bagong product na, yung mga bagong bili lang, kung mag-aamoy bago. Pero in this case, masyadong malakas, kaya nag-ingat na lang ako, kaya nag-gloves ako. So eto na, no? Nga pala, sa buong parte ng video na to, i-avoid ko na ilapit yung mismong item dun sa mukha ko para safety tayo. So ito, papakita ko na sa inyo. So ito guys, ito yung item. So ito yung sa left, ito yung sa right, kaliwat kaanan, no? So ayan, plain lang din yung ano niya, plain lang din yung mismong lens, yung mismong salamin, hindi siya tinted. So feedback ko lang guys, no, kasi ginamit ko na siya kanina, feedback ko lang sa mismong item, hindi siya advisable sa motorsiklo na gamitin, kasi nga naka-zoom in, kaya hindi ko nagustuhan yung quality. At the same time, parang may grado yung salamin. Hindi siya advisable para sa mga riders, kasi baka makadisgrasya eh. Hindi kasi mismo standard yung view na makikita mo dun sa mirror, naka-zoom in. So, hindi maganda kung ganun yung quality ng side mirrors mo. So, I decided to put back the original side mirror dun sa motorcycle ko, kasi nga yun, standard yung view nun. Kasi galing ng ano yun eh, galing ng factory yun eh. So, binalik ko siya. And yun na yung gamit-gamit ko ngayon. Nag-decide lang naman akong bumili nito kasi nga nakita ko mura. Napadaan lang ako ng Shopee. Tapos, nagtingin ako ng side mirror. And nung nakita ko to, sa murang presyo niya, for only 65 pesos. Sabi ko, uy, tignan ko nga kung okay yung quality. And gawin ko na lang content kung maganda bang bumili ng cheap. Ganda ba mag-invest sa mga cheap motorcycle parts and accessories. So, ayun. Dumating siya kanina tanghali. So, tinesting ko. Hindi ko siya nagustuhan. Hindi maganda yung quality niya. So, guys, no, dito sa ano na to, teka lang, tanggalin ko ng gloves ko. So, sa aspeto na to, guys, no, sa ganitong klaseng, ano, sa ganitong klaseng mga items. So, mapapatunayan natin na hindi talaga maganda mag-invest sa mga cheap na motorcycle parts and accessories, lalong-lalo na sa mga safety gears tulad ng helmet. Yan, basic yan, no, helmet. Marami ako nakikita ngayon na bumibili ng helmet or nakasuot ng helmet na mga substandard. So, naawa ko para sa kanila, no? Pero hindi naman kasi natin alam kung capable ba silang bumili ng helmet or hindi. So, ayun lang. Pero guys, no, kung meron kayo, please lang, as much as possible, kung may budget talaga kayo pambili, bumili kayo ng may quality. At mag-invest kayo sa may quality. Whether it is motorcycle parts or safety gears. Kasi kayo lang din naman yung gagamit niyan. Huwag kayong gagamit at huwag kayong maglalagay ng cheap na pyesa sa motor nyo. Kasi gagamitin nyo yan eh. Kayo yung nakasakay dyan. Buhay nyo yung nakasalalay dyan. Yung nakaangkas nyo sa motor na yan, kayo. Kaya, okay mag-invest sa mga cheap parts. Siyempre naman, maawa ka sa sarili nyo. Kayo yung sasakay dyan, no? Tapos, sa safety gears, ganun din. Kaya nga safety, di ba? Pero, it doesn't mean naman na bibili ka ng mga top-end, yung mga ginagamit sa MotoGP or MXGP or something like that. Yung mga ganong klase na umaabot ng 50k or minimum 20 to 30,000. Huwag naman yung ganun. Kung gusto mo, mag-check ka ng mga helmets. Just like, maraming brand dyan eh. Maraming brand dyan sa
mga motorcycle accessories or mga rider accessories sa mga malls. Marami dyan, maraming brands dyan na hindi ganun kamamahal pero maganda yung quality. So, pagdating sa helmet, maraming magagandang quality na hindi naman ganun kamamahal. Just like Spider. Yan, marami sila dyan na yung price range is affordable. Pero yung quality ng mismong item, napakaganda. Hindi siya cheap. Tapos, talagang matibay yung pagkakagawa dun sa mismong helmet. Marami dyan. Isa yan, Spider, na magandang quality ng helmet. So, Spider Philippines, shoutout sa inyo. Nag-Spider din ako before gumamit ako ng Spider. So, masasabi ko yung Spider is hindi siya ganun kamahal pero maganda yung quality ng mismong helmet. So, pang ano siya eh, tipo talagang pang rider talaga. Hindi ka talaga malulugi sa quality. As in matibay talaga yung helmet. So, ayan lang no, dito ko na-realize no, na huwag kayo mag talagang ano, huwag kayo talaga mag-invest sa mga cheap na gamit pagdating sa motorcycle. Para sa safety niyo yan, mga kagwapo. So, ayun lang. Ito lang yung usapan natin sa araw na ito ngayon. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, kung ngayon mo pa lang napanood yung mga videos ko, lalong-lalo na to, syempre, highly appreciated yan. I-hit mo yung like button. At the same time, syempre, kung bago ka pa lang or kung hindi ka pa nakasubscribe, i-hit mo na yung subscribe tapos yung bell button para updated ka sa mga susunod ko pang uploads. Tapos, kung may gusto kang ipaabot sa akin, comment down below, no? Kung ano pa man yan. The same time, kung gusto mong i-share to at gusto mong maipaabot sa mga kapwa natin riders, sa mga kapwa natin kagwapo dyan, na kung ano yung knowledge natin, kung ano yung napag-usapan natin dito na alam mong pwede nilang mapagpulutan ng aral bilang isang motorcycle rider. So, bakit hindi, diba? Share mo na yung video ko. So, maraming salamat nga pala sa pagnood ng video ko na to. Nga pala, ito nga pala si Chris from Dghostman TV. Tandaan nyo, takbong gwapo lang lagi. Now, signing off.